Natuklasan ni Akira na kaya siya pinakasalan ni Andrew Albert ay dahil kailangan nito ng asawa at hindi dahil totoo siya nitong mahal. Balak pala ng magaling niyang asawa na pagkalipas ng ilang panahon ay hihiwalayan siya nito. At mula na din sa bibig nito ay hindi daw ito magigilty dahil hindi naman daw siya malulugi. Pero hindi makapayag ang kalooban ni Akira at naisip niyang unahan niya itong tapusin na ang relasyon nila. At tapusin niya yon sa paraang mababaligtad ang sitwasyon. Yung tipo na si Albert ang masasaktan. Ngunit paano niya kaya gagawin ang plano niyang yun kung mahal niya ang binata? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Saan na naman ako hahanap ng asawa? For God's sake! Alam ni Albert na hindi madali ang lahat. Hindi magiging madali ang utos ni Don Ismael na humanap siya ng asawa bago ito bumalik. Ang sabi nito ay 7 buwan nitong mawawala o higit pa. Sa pagbabalik nito, ay isa-isa sila ng kanyang mga kaibigang sina Lucas, Noah at Bernard na ikakasal. Alam niyang naghahanap na sina Lucas at Noah ng babaeng pwedeng bayaran para pakasalan. Hindi eksaktong babae kung sino lang ang hinahanap ng mga ito. Pero halos ganun na din. Yung mga babaeng mas mahalaga ang pera. Alam na niya ang style ng mga ito. Nabanggit na yun sa kanya ni Bernard. Yun daw ang sinabi rito ni Lucas. Dagdag pa ni Bernard ay mukhang maging ang 2 wais na lalaki ay nagkakaroon din ng problema sa paghahanap katulad ni Bernard. Kung totoosin ay maaari namang hindi siya sumunod sa kahilingan ni Don Ismael. Kaya lamang ay mahal niya ang negosyo niya. Ayaw niyang matulad kay Hiro, ang isa pang kaibigan nila na sumuway sa utos ng matandang Don. Lahat silang magkakaibigan ay benefactor ng matandang negosyante. Mula sa kahirapan at pagkaulila ay kinupkop sila nito, pinag-aral at nang makapagtapos ay tinulungan na makapagsimula sa mga karera nila. Sinosyohan siya nito sa isang malaking negosyo. He bought him out a few years ago. Pumayag ito ng walang anumang reklamo. Si Hiro ang unang nag-asawa sa kanilang grupo. Alam nilang lahat ang nangyari dito. Nawalan ito ng suporta mula kay Don Ismael. At kung hindi lamang sa swerte nito, ay bumagsak na sana ang negosyong pinaghirapan nito. Ibang klase kasi ang impluensya ng matandang Don sa business world. Kung sakali man ay madali lamang para dito na pabagsakin siya. Marahil ay wala ni isa sa kanila ang nakaisip na magagawa ni Don Ismael ang ginawa nito kay Hiro. Kinakailangan ng isa na magsakripisyo upang malaman nilang mayroon ding dark side ang matandang Don. Don Ismael was a jolly and eccentric old man. Parating may ngiti ito sa mga labi at parating may kung anong nakakatawang bagay sa sinasabi nito. But one shouldn't underestimate him. He was a very smart man with accomplishments that could make the upper class Chinese blush. Mahirap maging kalaban ito sa negosyo. Bukod doon ay masyadong malaki ang utang na loob niya sa Don. Naduda siyang magagawa niya ang ginawa ni Magsaysay kahit pa hindi niya alam ang maaaring maging kapalit nun. Magsisimula na ba tayo? Tanong sa kanya ng babaeng nakuha niya sa isang online service. Gusto niyang gayahin ang estilo ni Lucas at Noah sapagkat yun ang pinakamadaling gawin. Ngunit ang babaeng kaharap niya ang 7 ng babaeng nakuha niya mula sa online services. Maging sa mga kilalang men's club ay nakarating siya para lamang humanap ng babaeng maaari niyang pakasalan. Ngunit wala siyang nakita. Walang edukada sa mga ito. Kahit ang ilan ay ina-advertise na college graduate ang mga babae o kolehiyala. Some were not, but seem wiser than Lucas and Noah combined. Tiyak niyang kapag ang isa sa mga wise na babaeng yun ang pinakasalan niya, ay hindi magiging simple ang hiwalayan. Baka magkadimandahan pa kahit may prenup. And it just didn't feel right.
Kahit sabihin pang isang kasunduan lamang ang lahat, ay mahirap para sa kanyang tanggapin na ibibigay niya ang pangalan niya sa isang babaeng hindi niya lubos nakakilala. Masyado ba siyang maarte? Marahil. He sighed upon remembering what his father used to tell him. Anak, ibigay mo ang pangalan mo sa babaeng karapat-dapat. Hindi tulad ng nanay mo na basta na lamang tayong iniwan. Alam ni Albert na hanggang sa pumanaw ang kanyang ama, ay dala nito ang sama ng loob sa kanyang ina. Na bata pa man siya ay iniwan na silang mag-ama upang sumama sa kung sino-sinong mayamang lalaki na makakapagbigay rito ng magandang buhay. Alam niya yon sapagkat hindi ikinakailayon sa kanya na kanyang ama. Sa katunayan ay walang bukang bibig ang matanda kundi ang matinding galit nito sa kanyang ina na masasabing nadala rin niya. Pumanaw ang kanyang ama nang mabiktima ito ng car accident. Galing ito sa trabaho nang hindi napansin ang pagdaan ng kotse, dahilan para mabangga ang kanyang ama. Ni hindi na ito umabot sa hospital. Nang nasa hospital siya ay merong lumapit sa kanyang isang babae. Ilalapit daw siya nito sa isang nagngangalang Don Ismael na kakilala nito. Ang matandang Don ang gumawa ng paraan upang maparusahan ang nakabangga sa kanyang ama, na napag-alaman na lasing pala ang driver. Ang Don din ang tutulong para sa gastusin niya sa hospital. Pagkatapos ay pinag-aral din siya nito. Malaki talaga ang utang na loob niya kay Don Ismael. Dahil kung wala ang Don, ay hindi na niya alam kung paano ang mabuhay pa. Lalo na at nag-iisa lamang siya sa buhay. But why did he have to ask me to get married? Anong inaasahan niya? Na makikita ko ang babaeng talagang bagay sa akin sa ganoong kaikling panahon? Alam niya na hindi kaila sa matandang Don na wala sa bokabularyo niya ang pag-aasawa. Minsan na siyang kinausap nito nang magsumbong ang kanyang naging nobya-nobyahan niya na si Casey na iniwan niya ito. Casey was a spoiled brat at may ilang buwan na ang nakalipas mula na makipaghiwalay siya rito. Inis na inis ito sa kanya. Hindi nito matanggap ang lahat kaya nagsumbong ito kay Don Ismael. Sapagkat magkakilala ang matandang Don at ang lolo nito. Siguro, kahit nobya-nobyahan pa niya ito sa kasalukuyan, ay hindi pa rin niya yayayain ito magpakasal. Baka hindi na siya makawala rito. Masyadong selosa ang babae at gusto na ang lahat ng atensyon ay nasa kanya lang. Siya pa naman ang tipo ng tao na ayaw magpa-under sa kahit na sino. Ano? Wala ka na bang gagawin kundi ang tumulala dyan? Naiinis na wika ng babae na kasama niya ng oras na yon. Tumayo ka na. Nainis na rin si Albert rito. Kumuha siya ng 3,000 piso sa wallet niya at iniabot dito. Saka na lang. Ngumiti ito. Anytime ha. Iiwan ko ang number ko sa'yo. Tumango lamang ang binata at hinayaan na itong lumabas. He lit a cigarette. Thinking. Hanggang kailan siya mag-go online upang humanap ng babae? Hanggang kailan siya maghahanap sa mga dyaryo ng service? He was not enjoying this at all. Maybe I'm looking at the wrong place. Ayoko naman humantong lang sa kung sinong babae. Wika ni Albert sa kanyang sarili. I want a decent girl. Even if it's just going to be a setup. I need a decent girl. Someone from the province. Ang babae na inosente sa lahat ng bagay. Na hindi na nito kailangan malaman na setup lang ang gagawin ko. With that mind, he looked for a map, closed his eyes, and pointed his finger on the map. Naglanding yon sa isang lalawigan ng Laguna. It's a wonderful place. I know you would enjoy immensely. Napapangiti si Albert habang naaalala ang sinabi sa kanya ng kliyente niya na si Mrs. Martes. Naalala niyang taga-Batangas ito. Nagtanong siya rito kung saan ang pinakamagandang magbakasyon sa lugar na yon. Yung lugar na hindi masyadong maraming tao, at hanggang maaari ay hindi malapit sa bayan. Alam niyang progresibo na ang Laguna. The last thing he needed was an opportunist. Hindi niya sukat akalain na iaalok nito ang bahay bakasyon na nito na malapit daw sa isang farm. Ang tao lamang daw roon ay ang katiwala nito na mabilis nitong mapagbibilinan. Malayo raw sa karaniwan ang lugar. Tiyak daw na kung katahimikan ang nais niya, ay matatagpuan niya yun doon. Malaki man daw ang lupa nito roon, ay hindi nito ipinapasaka yun. All she had there were flowers and vegetables.
She said it was an ideal place to reflect. May tiwala siya kay Mrs. Marites sapagkat alam niyang dating madre ito. She came from a rich family and had to leave the convent. When she found out, like she said that the Lord had another plans for her. She was now one of the country's top businesswomen. Nagmamay-ari si Albert ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng mga gamot at isa sa mga kliyente niya ay si Mrs. Marites. As a matter of fact, everything in his life was doing very well except for his love life, which was zero. Kahit na may mga babae na nakaka-date siya, pero wala pa din siyang makita na karapat-dapat sa kanya. Halos lahat silang kinupkup ni Don Ismael ay mga multi-millionaire na ngayon. May ilang mas pinili ang simpleng buhay, pero lahat sila ay may mga kaya na. At salamat kay Don Ismael. Nang magring ang cellphone ni Albert ay sinagot kaagad niya yon. Si Melvin ang tumatawag, ang paborito niyang kasama sa foundation. He was the gentle giant in the group. Noong maliliit sila, si Melvin ang mukhang goon sa kanila. He was now an electronics engineer. Isa ito sa kasamahan nila sa foundation na masasabing sadyang sariling pagsisikap ang ikinaunlad. Nang makapagtapos ito ay nagtrabaho ito ng 2 taon sa Saudi Arabia. Pagkatapos ay napirata ito ng isang kumpanya sa Japan. Doon ito nagtrabaho ng mahigit 5 taon. Nang magbalik ito sa Pilipinas ay malaki na ang ipon ito. Nagtayo ito ng shop sa Green Hills na nagre-repair ng mga gamit. He knew so much. Noon pa man sa foundation ay ito na ang tagagawa at katiwala ni Don Ismael ng mga sirang appliances. At ngayon, hindi lamang sa appliances ito eksperto, kundi maging sa mga computers. Subalit hindi nito minamaximize ang full potential nito. He was content living in the province, managing his shop's branches all over the country from there. Oh, Melvin, napatawag ka. Wika ng binata sa kausap. Nasaan ka? Akala ko ba gusto mong magbakasyon? Dito siya unang lumapit ngunit naisip niyang mas maganda kung wala ito sa tabi niya habang isinasagawa niya ang misyon niya. Masyadong konserbatibo ito. Tiyak na sermon ang aabutin niya rito. Oo nga, I'm on my way to Laguna, pare. Bakit dyan? May shop ako sa Batangas, malapit sa Ateneo. Kaso maliit lang ang tutuluyan mo. Hindi, may nakita na akong tutuluyan dito. Nagkwentuhan pa sila. Abala pa rin daw ito sa ginagawa nito. Masaya raw ang kaibigan niya. Minsan ay hindi niya maiwasang mainggit dito. Maybe a lot of his friends felt the same way. Masyadong mababaw ang kaligayahan ng kanilang kaibigan. Ang karaniwan sa kanila, abot hanggang langit ang ambisyon. Habang si Melvin, na napakaraming potensyal, ay masaya na sa simpleng buhay nito. True, compared to many people. Melvin's life was not that simple. Mayaman din ito. Pero sa palagay niya ay kayang-kaya nitong higitan silang lahat kung ginusto lamang nito. Pagkatapos nilang magkwentuhan ay nag-isip siya ng magandang paraan upang makahanap ng babae sa pupuntahan niya. He would check out all the places where rural chicks went to. Ano ba yan para ako naghahanap ng kamote? Sa isip-isip niya. Noong bata pa siya kapag wala siyang makain, ay pinaghahanap siya ng kanyang ama ng kamoteng pwede nilang kainin. Kapag nakaspot siya ng dahon, magpapatuloy na siya sa paghuhukay. Ganun ang gagawin niyang estilo. At kahit kailan hindi niya naisip na ang paghahanap pala ng asawa ay maaaring ihalin tulad sa paghahanap ng kamote. Pero ganun talaga ang kailangan maging sistema. Kahit paano, gaya ng kamote ay hindi siya malulugi. Hindi tulad din na Lucas at Noah na magbabayad ng malaking halaga sa mapapang-asawa ng mga ito. Konting pabuya lamang ang ibibigay niya sa babae kapag naanal na siya. Maybe a small business. Maybe a small house. Pero hindi siya isang walang konsensya upang iwan na lamang ng walang-wala ang kanyang mapapang-asawa. Titiyakin niyang may mapapala ito sa kanya. Tiningnan uli ni Albert ang sketch sa kanya ni Mrs. Marites. Mukhang malapit-lapit na siya sa pupuntahan niya. Puro taniman na ang nakikita niya. Kapag ganun daw ay malapit na siya. Dapat lamang sapagkat 5:00 na ng hapon. He had been driving for hours and he wanted to sleep. May nakikita siyang 2 baka sa kalsada. Nang makalapit na siya sa mga yun,
ay napapreno ang binata. Nag-alangan siyang mag-overtake sa mga ito, sapagkat baka magulat ang mga ito at umatras at magasgasan pa ang kotse niya. O kung hindi man, ay mabundol niya ang mga ito. Hindi pa man siya nakakapagdesisyon ng gagawin niya, ay isa pang baka ang lumapit. Sakop na ngayon ng tatlong baka ang buong kalsada. At mukhang nag-enjoy ang mga ito. Sa kalsada pa nagsiupo ang mga ito at walang pakialam kahit naroon siya. Bumusi na si Albert pero walang epekto. Lumingon siya sa paligid ngunit walang tao. "This is ridiculous," nasambit ni Albert. Panay na ang busina niya sa mga bakang mukhang iniinis siya. Ang isa ay nag-move. Pero hindi pa rin umaalis sa pagkakapwesto nito sa kalsada. Napilitan siyang bumaba ng sasakyan. "Go away, cows!" Pagtataboy ng binata sa mga ito. Ngunit tila may sariling mundo ang mga ito. Alang nga namang sagasaan niya ang mga ito. Bukod sa hindi kakayanin ng sasakyan niya, ay hindi rin maatim yun ang budhi niya. "Shoo! Shoo! Tumayo kayo at doon kayo magpunta!" Itinuro niya ang kabilang panig ng kalsada, ngunit wala pa rin epekto. Sinubukan niyang sundutin ang daliri niya ang isang baka. Nagmula mang ito. "For God's sake!" Napipikon na ang binata. Hindi siya maaaring maghintay roon kung kailan maiisipan ng mga bakang ito na umalis. Pumugot siya ng tuyong damo at sinubukang ipahabol yun sa baka. Napangiwi si Albert. Hindi nga pala aso mga ito. Bumalik siya sa sasakyan niya at sinubukang pinahan ang mga ito. Tumayo ang isang baka ngunit bahagya lamang lumayo at muli ring naupo. Lalong lumala ang pagkakaharang nito sa daan. Iniatras niya ang kotse niya at saka binilisan ang patakbo upang masindak ang mga ito. Pero nanatiling walang pagbabago. Ilang ulit niyang ginawa yon hanggang sa makakita siya ng isang palapit na figura. Iwinagayway sa ere ang isang salakot. Nang lumapit siya ay nakita niyang isang babae yon. "Is she a darn cow whisperer?" sambit niya sa sarili. Nilapitan lamang ng babae ang mga baka. May iniuusal at nagsitayuan ang mga ito at isa-isang umalis sa daan. Napilitan siyang ibaba ang bintana ng sasakyan niya nang lumapit sa kanyang babae. Mukhang galit ito. "Balak mo bang sagasaan ang mga baka?" Galit na wika ng babae. "Hindi. Kung balak ko silang sagasaan, sana kanina pa. Pero kitang-kita kita. Bumebelta ka pa. Sino ka ba?" Iritadong tanong ni Albert. Kung ito ang may-ari ng mga baka at pinabayaan nito ang mga yun sa kalye at ngayon ay tila nag-aakos sa paito sa kanya, ay sadyang hindi siya matutuwa rito. "Ako ang may-ari at nag-aalaga sa mga bakang gusto mong sagasaan. Alam mo ba kung magkano ang isang baka? Alam mo ba kung paano mag-alaga ng baka?" Agad na wika ng binata. "Nakawala lang sila. At ikaw naman, akala mo kung sino kang dayo ka. Dahil nga hindi ka marunong mag-alaga. Umalis ka na nga sa harapan ko." Singhal na niya. Habang tumatagal ay lalong nakakainis ang babae. Mayabang magsalita ito. Ito ang mga tipo ng taong kinaiinisan niya at hindi magugustuhan. Wika ni Albert sa sarili. Dayo raw siya. Totoo yun. Pero nakakainis ang tono ng pananalita nito. Kaya hindi umaasenso ang isang lugar ay dahil sa mga tulad nito. Yung mali kaagad ang iniisip tungkol sa isang dayo. Nang maunawaan niyang kanina pa siya naiinis sa babaeng nakasalakot ay napailing siya. Hindi kailangan magsimula ang bakasyon niya sa inis. Ang kaso, mukhang nagkasunod-sunod na ang kinaiinisan niya sa araw na yon. Nagkaligaw-ligaw siya. Napalayo siya. Malapit na pala siya kanina nang mabwisit siya at nawala ang focus sa tinatahak niyang direksyon. Sa wakas ay narating na ng binata ang Villa Manzanero. Napangiti siyang bigla. It looked very feminine from the gate. Gawa sa kahoy ang gate na mayroong lattice arch sa ibabaw na may mga gumagapang na halaman. Nevertheless, the Villa looked very peaceful from the outside. Nag-doorbell si Albert. Medyo natagalan ngunit bumukas din ang gate. At ganun na lamang ang pagkainis na naman niya nang makitang ang nagbukas ng gate ay walang iba kundi ang babaeng nakainkwentro niya kanina sa kalsada. Ang babae na nakainkwentro ni Albert sa kalsada, ang babae na nga ba na hinahanap niya para pakasalan? Samahan niyo po sana ako
sa muli nilang pagharap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.